vui ca ơn ô mãi cùng Dios sống ai ơn sai ô gần đang lòng mga kasalanan ko inyong pagiging ayon din sa iyong pag-ibig sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Martes sa ika-apat na linggo ng ating 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa 40 araw na paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay, upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga
At iniligid niya ako sa papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro. At nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang Baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit yaon ay isa ng ilog, at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maaagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabuti nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig nito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat, ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y liligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo po ang lahat. Diyos ko sa aking awan, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wakas. Nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudiyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda.
Natitipon dito ang maraming may sakit, ang mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauunan na sa akin." Sinabi sa kaniya ni Jesus, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Noo'y araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudiyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudiyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigi ng mga Hudiyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakakasama natin via live streaming at ang mga nakikiisa sa atin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ang mga salitang ito'y paulit-ulit na binanggit sa mabuting balita ngayon. Ayon po sa mga dalubhasa at sa mga manunulat, kapag ka ang isang salita o talata ay paulit-ulit na binabanggit sa isang bahagi ng kasulatan, ibig sabihin, ito'y may kahalagahan. At tunay, dahil kung paanong sinabi ni Jesus sa lalaking may sakit ng 38 taon, "Bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka," yun din po ang mensahe sa atin ng araw na ito. Sa iyong pagkakasala, sa iyong pagbagsak, sa iyong kahinaan, sa iyong kawalang halaga, sa iyong mga problema, sa mga nagpapabigat sa iyo, sa iyong mga pinagdadaanan, ang sabi ni Jesus, "Bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Napakagandang paglalarawan sapagkat mayroon sa atin na pagkatapos namang sumimba, halimbawa inyong pagpunta dito, pagkatapos ba ninyo sumimba dito ay tapos na lahat ang problema? Halimbawa ba kayo may utang na napakalaki, magbabayad kayo sa katapusan, pagkatapos diba sumimba dito ay bayad na ang inyong utang? Hindi kayo hindi. Pag-uwi nyo mamaya sa inyo, may utang pa rin kayo. Pero ano sabi ni Jesus? "Bumangon ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." Ang pagbangon, ibig sabihin, magkaroon ka ng lakas, magkaroon ka ng pag-asa,
pero mahalaga yung dalhin mo ng iyong higaan. Ito'y sagisag ng pagbuhat sa mga problemang mayroon tayo. Hindi sinabi ni Jesus na bumangon ka't lumakad. Maliwanag na lagi niyang sinasabi, dalhin mo ang iyong higaan. Yun ang utos ni Jesus na may bahagi ng kanyang paniniguradong kasama niya tayo. Kasama natin siya sapagkat mga minamahal, sa ating pagkalugmok, sanhi ng kasalanan at mga bagay na nagpapahirap sa atin, paalaala sa atin ni Jesus, bumangon, pero laging dalhin ang mga bagay na nagpapahirap sa atin at lumakad. Ibig sabihin, gumawa tayo ng paraan upang ang mga bagay na ito'y ating maialay sa Panginoon. Hindi laging sagot ang Panginoon o sinasagot agad ng Panginoon ang mga bagay na ating pinagdadaanan. Maaaring ang binibigay sa atin ay lakas upang mabuhat natin ang ating mga pinagdadaanan. Maaaring ang bigay sa atin ay mas malawak na pangunawa upang ating maunawaan ang ating mga kapatid. Maaaring ang bigay sa atin ay mas malalim na pagmamahal upang mas malalim mong mahalin ang iyong mga mahal sa buhay. Maaaring ang bigay sa atin ay biyaya ng pagpapatawad upang tayo rin ay makapagpatawad sa iba. Hindi po kailanman maaalis ang ating mga dalahin sa buhay. Ang hingin natin sa Panginoon, yung bigyan tayo ng lakas upang itong mga dalahin sa buhay ay mabuhat natin kasama niya. Kaya, ano man po ang inyong daladala ngayon, gaano mang kabigat na kasalanang meron ka ngayon, gaano mang kalaking paghihirap at problema ang iyong pinagdadaanan ngayon, hilingin niyo po kay Jesus na hindi ito maalis, sapagkat hindi naman ito maaalis. Ang hingin po ninyo kay Jesus, yung bigyan tayo ng lakas sa biyaya ng kanyang pagmamahal, na makabangon, mabuhat kung anong ating pinagdadaanan at makalakad kasama at patungo sa Kanya. Yun po ang ibulong natin kay Jesus sa pagtanggap natin sa Kanya mamaya sa banal na komunyon. Panginoon, hindi ko po hinihiling na alisin mo ang aking mga problema. Ang hinihiling ko po ay bigyan mo ako ng lakas, bigyan mo ako ng pagkakataong mabuhat ng maayos, kasama mo ang mga bagay na aking pinagdadaanan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang pinapayatala na ito ang loob ng iyong bayang sumasamo, humingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog ang pinapayatala na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw.
at bilang pagganap sa iyong pagkupkop sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupuhay sa iyong kadakilaan. Nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, di manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alay mo, mapasa amin ang karihan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tulong.
Panginoong aming mahal, patawad ang kahilingan ng iyong bayang hinira. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubusang matanggap sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy ang ating pagpapakumpisal, Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon, sa ating Chapel of Reconciliation. Wala pong kumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Gayun din naman, inaanyayahan kayo para sa Estasyon ng Cruz tuwing Biyernes ngayong mga mahal na araw. Sa ikatlo ng hapon, ang mga aklat dasalan ay available sa ating mga tindahan. Ngayon pong darating na Webes, ika-23 ng Marso, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras ng Healing Mass na may Healing Liturgy at paggagawad ng langis ay sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa ika-5 ng hapon, pangungunahan naman ng kagalang-galang na Obispo ng Novaliches, Bishop Roberto Gaa. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. At sa darating na May 25, birthday ni Padre Pio, tayo may isasagawang ka-raffle program. Ito'y tulong natin sa mga scholars ni Padre Pio sa halagang 500 pesos na available sa ating pamisahan, sa main store at sa opisina o dito po sa paligid pagkatapos ng misa, na yan ang ating grand prize. May mapapanood lang tayong iba't ibang mga papremyo. Panoorin po natin ito. Ni Father Oka, ang ating kura paroko at rektor, kami nagpapasalamat, humihingi sa inyo ng tulong at nag-aanyayang makiisa kayo sa mga gawain sa pambansang Dambana. Ang ating sunod na misa sa 10 ng umaga, inaasahan naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga healing rub, mga dasalan, mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay natapos na. Humayo kayong mapayapa, laging bumangon, dalin ang higaan, at lumakad kasama si Jesus. Salamat sa Diyos. Pinapawi mo ang tao tulad sa sariwang damo. Sa umaga'y mabigkas, sa gabi naluluoy. Sa amin ay ituro karunungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay aming natantong.